Hello guys, good afternoon. Ay, hapon na pala. Ngayon lang ako mag-vlog. Ngayon lang tayo mag-start ng vlog. Lumabas ako ng bahay. Day off natin. Hindi ako nalabas kanina pa ako dito sa bahay. Ay, grabe. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita sa inyo. Tagal ko walang vlog. Ay, nako. Punta lang ako dun sa... Dito malapit lang na maliit na mall. Kakain lang. And then, ayun. Kakain, maglakad-lakad, gawa ng vlog. Tapos uuwi na. Wala tayong ibang pupuntahan. Dahil sinagad-sagad natin ang pagbabayad. Pabayaran lahat-lahat. Halos para kaunti na lang talaga ang matitira. Ganyan. Kaya walang pangkain guys. Kaya ngayong hapon na ako lumabas. Para diretso na yung ating breakfast, lunch, merienda, pati dinner. Iisa na. Lahat na nandun. Para tipid-tipid. Woo! Sobrang init. Kita nyo ba? Ang init ngayon guys. 36 degrees. Feels like 40 degrees. Kaya may dala akong fan. Ito, sa alaga ko to. Hiniram ko muna. Wala naman sila. Umaga pa, umalis na sila. Alas 8, mga gising na. Nagising na rin ako. Nahihingay na. Ewan ko sa pumunta. Naggala din siguro buong pamilya. Ngayon lang ako lumabas. Alas 2 ng hapon, guys. Tama, doon lang tayo pupunta, oh. Sa mataas na yun na building. Malapit lang. Mga 10 minutes walk siguro to 15 minutes. Tapos may ikikwento ako sa inyo pala bago ko makalimutan yung ating experience na scam tayo guys. Grabe, malala. Nawala tuloy ako sa pag-YouTube dahil doon. Nag-focus ako masyado doon tapos scam pala. So mamaya natin yan ikikwento. Kakain muna tayo para may energy tayo. Ay naku, tulong-tulong na ang pawis ko. Grabe init. Wait, habang green patakbo na tayo. Yeah, green. Grabe init guys, nakakasunog. Sasakay sana ko eh, ang tagal pa ng bus. Kaya nilakad ko na lang. Mag-aantay ka ng bus. Naku, abutin pa tayong tatlong po. Tano ba? 30 minutes pa guys na mag-aantay. So ayan, nilakad na lang natin. Nakadrim ba? Baka masagasaan tayo ah. Salamat, wala na masyadong init dito. Mapuno. Ito yung sabi ko sa yung favorite part ko na nilalakaran ko kasi mapuno siya. Pero dito tayo, pupunta sa kabila. Diyan lang sa malapit na mall, nakakain na natin. Mag-aat tayo ng mura-mura. Mapag-cashin natin ang $100. Yun lang yung natira sa akin ay. Kakasakod ko pa. Last day. Last day. Tapos ngayon $100 na lang. Kung ititira ko naman kasi sa sarili ko yun, baka lang naman kasi mag-OT ako. So, ayun, sana nga mag-OT na lang ako para yung $100 ko ay mag-cash hanggang sa sweldo guys. Kasi pag hindi, sa bahay na lang ako. Mag-oats-oats na lang tayo. Katulad kanina, bago ako umalis, nag-oats na lang ako. Ay, labing init! Ayun, gutom na talaga ako guys. Ayun yung orderin natin. Yung $35 rice with beef. Tapos may drinks na melty. Masarap ito yung melty. Ayan, pila lang muna tayo dito. Fairwood. Ang ganda ng kulay sa mata, no? Ang ganda sa vlog. Ayan o. Pag tumunog na to guys, kukunin na natin yung order natin. May pa ganito sila. Place device into the table sticker. Lights up and your dinner will be served right to your table. Pag nakita mo yung ilaw. Yun. $35. Okay na rin to, may kanin na siya. So, ito na guys yung order natin. Diniliver na lang sa akin, hindi na tumunog yung ano. So, ayan. Melty. Masarap yung melty dito. Ay, hindi ko na request na malamig sana. Masarap sana malamig. Mainit siya. Lagyan natin ng sugar tsaka ito. Parang fishbowl na may curry sauce. Tapos ito, beef with kanin. Kain muna. Gutom na match na ko. Grabe. Ano na to? Breakfast nga, lunch, tapos merienda pa. Pwede na rin dinner kasi magpo 4 p.m. na. Ako guys, kumain dito ako sa grocery store. Kasi wala akong shampoo, wala akong lotion, wala na ako lahat. Wala akong toothpaste. Actually, sa amo ko lang yung ginagamit. Yung toothpaste, nakikipagha lang ako doon sa kanila. Grabe, no, hindi ako makabili. Shit. So, ayun. May shampoo dito, $44. Rejoice na lang, guys. Mura. Kasi yung iba, $63, $70, $80. So, ito mura siya. Malaki na rin naman. Okay lang kahit anong shampoo. Kasi kaysa kukuha ako, nakukuha sa amo ko, mabilis mauubos. Wala na nga akong beauty routine natin sa mukha. Wala na kahit ano, guys. Wala akong kahit ano, kahit sabon.
Pero wala naman akong tagyawat. Masiyang ako na walang ginagamit. Kisa may ginagamit ako noon, marami akong mga butlig-butlig. Ngayon, wala masyado. Nung wala akong ginagamit, so siguro wag na lang akong gumamit. Sunblock lang. Yung binili lang nung amo ko, naglagay lang ako ng pang sunblock para maprotektahan yung skin natin sa rays ng sun, UV rays. Importante daw yung sunblock, guys. Kailangan nyo yan, mga girls, para sa ating balat. So, ayun lang yung ginagamit ko. And then, sabon. Sabon ko ay yung pangbatang sabon. hindi sabon na pang face. Basta kung ano lang yung sabon na lang doon sa katawan, yun na rin yung sa mukha ko. Ganun. Tapos minsan yung mga ayaw na ng amo ko doon ng mga pangbata, yung sa alaga ko, tinatry ba nila. Tapos pag ayaw na, itatapon, kinukuha ko na lang yun talaga yung isang sabon ko. Okay naman siya. Paminsan-minsan, pero mas madalas wala akong kahit ano sa mukha. So ayun, siguro ito na lang, guys. Marami shampoo lang ako. 44 lang to eh. $100 lang yung pera ko. Di ba nag-gastos na tayo sa pagkain ng $30, $35. So, meron pa po $65. Eh, $44. Ito na lang bilhin natin. Basta lang may shampoo lang ako. Ayan, mura lang, di ba? $44. So, kunin na natin. And then, yung iba, demo, $63. Tapos ito, $63. Ito nga, $99 pa yung Pantene. Mas mahal. So, ito na lang. Ito yung binili ng amo ko dati. Ayan, nahihiya kasi ako na ano, na magsabi na wala na. Kaya bibili na lang ako ng sarili ko. Nakakahiya na baka sabihin, abusado ako. So, tayo na lang ang bumili ng sarili natin. Huwag nating iasa lahat sa kanila. Nakakahiya. Ayan yung binili niya sa akin dati. $63 pala yan, guys. Oh. Ayun na nga, guys. Nakabili na tayo ng akala ko shampoo. Tingnan nyo. Akala ko shampoo, pandalas ako. May nakalagay dito, conditioner. Saan ka pa? O, day conditioner ngayon ang gagamitin mo, dahil wala kang shampoo. Pero sabi nila, mas maganda daw na conditioner kaysa laging shampoo kasi nakakadry ng buhok. Diba? So, okay na yan. Hayaan nyo na. Tapos, ang maganda, may laman pa yung aking Alipay. Yun yung parang GCash sa Pilipinas, guys. Dito na masama kong Alipay. So, meron pa siyang laman. So, doon ko kinuha yung pinambayad ko. So, mas maganda kasi meron pa akong budget text on the phone. Siguro may isa pa akong phone. And then, the other is mag-OT na lang ako para makaraos tayo. And then, guys, yung pinakita ko sa inyo na scam tayo, no? Hindi ako makapag-vlog doon sa kinain ng books na kami tao. Peak time, kumbaga, kainan talaga. So, ganun talaga ang lunch nila dito ng 3, 4, mga 5. Ganyan na yung kain. Ano? Kaiba. So, ayun. Pinakento ko sa inyong, ano, na-scam tayo. Diba, nung last na vlog ko, share ko sa inyo is yung sa Facebook. Sabi ko sa inyo, ang laki ng kinikita ko doon. Kaya doon ako nag-focus ng sobrang tagal na mga araw. Na araw-araw akong napupuyat. Ayun nga, sumasakit yung mata ko, yung ulo ko. Bumipitik-pitik na ngayong mata ko ngayon, guys, dahil sa sobrang nag-focus talaga ako sa kanya, dahil sabi ko makakaabot to hanggang katapusan. Cut off kasi 31 sa Facebook. Sabi ko, ang laki na lang sasahurin ko kasi nga doon ako nag-focus, ang dami kong ina-upload. Aba, nung cut off na, guys, kinabukasan, payout. Malalagay na yun doon sa payout mo, account mo, makikita mo na kung magkano yung sasahurin mo on this coming 24 sana. Biglang nag-message itong si Facebook na nagka-error lang daw yung sa earnings simula nung July hanggang August. Ano ba yun? August 1? Error lang daw yun, guys. So, ang dami niyang pinaasa. Ang dami niyang pinaasa ng mga nag-reels, di ba? Kung error lang sana, ibig sana, within 1 week, maximum na yun, alam na agad nila na nag-error yung Facebook. Hindi eh. Pinaabot nila na makatapos ng hanggang payout, hanggang cut-off. Pinaabot nila hanggang doon, tapos sabihin nila nung sahuran na, siguro sobrang, yung iba kasi sobrang laki talaga sa sahurin. 3 million, 1 million, half million pesos. Ang laki ng mga sasahurin na $63,000. Ako nga, wala pong $500, itong-tuwa na ako. Yung pa kayang mga yun, na sobrang lalaki talaga, ang dami nila kasi ang dami nilang follower, ang dami nanonood. So sobrang laki talaga, ang dami natuwa. Tapos nung biglang payout, sasabihin niya na error. Grabe, sobrang prank na, ang lakas maka-prank na neta ni Facebook sa amin. Asang-asa talaga ako doon, grabe. Sabi ko, ang dami ko lang plano. Sabi ko, kung tuloy-tuloy na ganito yung kinikita sa Facebook, pwede na ako umuwi. Sabi ko, doon na lang ako mag-vlog. Makaka-vlog ako ng maayos. Marami ako mag-vlog, mga ganito, ganyan. Kasi, nag-upload ka, guys, wala pang isang minuto. Ang laki nakikitain. Diba? Ilang minuto lang yun. Ang laki na lang kita. So, syempre, sino bang hindi matutuwa? Kaya, ayun, vlog lang ng vlog sa Facebook. Tapos, biglang nagbago na naman, guys. Alam nyo, yung naipon nung July na kinita ko, wala na lahat yun. Wala lahat. Scam lang talaga siya.
bumalik na ulit sa dati, na ang kikitain mo lang sa isang video is 0.01. Minsan walang kita yung video mo. Ganun na ngayon sa Facebook. Hindi ka tila dati na every month halos sasahod ako doon. Ngayon wala na siya. So nakadalawang buwan na hindi ako nakasahod kasi hindi ko pa na minimate. Hindi pa ako nakakaabot ng $100. Yun kasi yung minimum. $100. Kailangan mo makakomplete mo within a month para next month sasahod ka. Parang ito din sa YouTube. Dapat makomplete mo yung $100 bago ka makasahod. So wala, scam lang. Napagod lang ako. Scam lang nila ako. Ang dami naming na-scam, hindi lang pala ako. So sayang, di ba? Nag-effort ka lahat-lahat. Ang sabihin nila na error lang. After nang mag-pay off na, na sobrang nakita ni Facebook, ang daming sasahod ng malaki. Biglang sinabi nila na error lang. Grabe, nakakainis. Ang laking... Inis na inis ako noon. Kasi yung mga video na yun, kung sana pinagkaabalahan ko na lang na mag-upload dito sa YouTube, di ba? Sure pa ako nakikita. Pero hindi sa kanya ako nag-focus. So ayun, talagang... Pero hayaan nyo na, siguro ganun talaga. So ayun, sinishare ko lang sa inyo guys na hindi itotoo yung sa Facebook na malaki ang kita yung sa sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. Balik na option sa dati na kahit maka 1,000 views ka, ang wala pang $1 sa isang video kahit maka 1,000 views ka. Hindi katulad dito sa YouTube guys. Pag ako, laging ang views ko 1,000 plus lang eh. Kaya thank you so much sa inyo sa 1,000 plus din ang sumusuporta sa akin. Pero nakaka $3 ako guys. Diba? Pag naipon yung sa isang buwan, malaki din yun. Kahit $3 lang dito sa everyday ko na ina-upload. Suswertehin man tayo minsan, nakaka $4, $5, ganyan. Depende sa views nga. So kapag naka-isang libo ako, magkano rin yung sa Pilipinas, 200 pesos din yun. So ayun. So sinishare ko sa inyo. Baka nag-raise na din kayo yung sinare ko dati na ilang malaki ang kikitain sa Facebook. Ako, wala na guys. Maganda lang kung famous ka. Yung marami talagang manunood sa'yo. Na maganda talaga yung, baga, meron ka talagang followers na malaki. Kasi doon ka malaki ang kikitain. Pero kung wala ka pa masyadong followers, katulad ko, 2,000 lang ang followers ko sa Facebook guys. Yung iba, 10,000, 100,000 yun. Malalaki na yung mga kikitain nila. Pero ako wala. So, ayun. Sinashare ko lang ulit sa inyo. Wala. Nga tayo. Hi, naku guys. Tapos, biglang nung nagbenta din kami ng baboy, nalugi rin ako guys. Wala. Nga tayo yung puhunan natin. Diba? Pinabayad ko na lang sana sa utang yun. Wala na akong utang ngayon. Pero, malapit na rin naman matapos. Ayun. Don't worry. Alam nyo yung plano ko sa mga makukuha namin sa Facebook. Kasi ipapagawa ko na yun ng bahay sana. Yun na yung plano namin ni Papa Alden. Sabi ko yun, ito ang paggawa na tayo ng bahay. Sabi ko next month, pag nasahog ko yung malaking halaga na yun sa Facebook, sabi ko, start na kami ng bahay, makaka-update na ako sa inyo. Pero wala na naman, ito na naman. Hindi ko na naman alam kung kailan ako makakaipon ulit ng pera guys. Pero ayos lang yan. Makakapag-antay naman yung bahay. At saka pag hindi pwedeng pagkagastusan ng wala ka naman talaga, ipapamutang mo pa. Katulad mo, maraming ganyan dito guys na nangungutang sa mga bangko para makapagpagawa ng bahay. Isipin mo, tulog dun yung pera mo guys. Sayang. Tapos tutubuan pa yun ng malaki. Meron kasi nag-offer sa akin yan ah. Friend ko na siya sa Facebook. Nakakahiya. Baka manood dito sa YouTube natin. Ino, sabi niya sa akin, manghiram ka ng, nagpapahiram siya ng pera, manghihiram ka ba? Sabi niya, hanggang $27 pwede kitang pahiramin. Ganun yung mga gusto nila, yung mga bagong pagdala ko sa Hong Kong, yung mga pinapahiram nila ng pera. So, ang pinapahiram niya, $27, nasa 200,000 pesos mahigit yan guys sa atin, ha? Kasi, tama ba? 27? Basta mga ganun, 20,000, 200,000 pesos sa pera natin. Hindi makakapagpagawa naman na nga ako ng bahay. Alam niyo, magkaroon tutubuin nun? Nasa 3.5, tama ba? 3.5 kung $1 yung tubo. So magkano yun sa atin? Halos 1 month salary ko guys ang tubo nila. So sabi ko, huwag na kung ipapal. Huwag na daw kasi uutang ka, ang tagal mong babayaran isang taon tapos may tubo. Sayang, ipunin mo na lang. Sa isang taon mo, ipunin mo yun. O wala pang tubo. Saka makapagpagawa ka ng bahay, wala kang iisip ng gondor. So ayun, hindi na lang ako sila. So ayun yung aking sad news today guys. Sa inyo na iskam ako. Pero ayun lang, tuloy ang buhay. Meron naman tayong trabaho. Hindi naman tayo wala ng trabaho. Hindi naman ako na-demonetize ni Facebook. So makachamba na lang ako dun ng... ilang video ko na mag 100,000 views, ayun, baka may kitain din ako. So, tinutuloy ko pa rin naman, nag-upload pa rin ako sa Facebook, pero enjoy-enjoy na lang. Tapos, yung mga makakatulong na videos at isinishare ko. Para kung sakali na, diba, mag-viral, so, ayun, meron pa rin. Hindi naman, hindi na ako masyadong nag-focus na, may at maya kailangan may upload ako. Ay, sayang talaga ako sa panahon ko, guys, grabe. So, ayun lang. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Kung follow naman sa Facebook ko, guys, Joanna Food Vlogs din. Salamat! Bye-bye! Salamat sa panonood nyo.